Ready. Okay na lang. Madilim ka banda dyan. Okay na. Isa pong magandang umaga po sa bawat isa at mapagpalang linggo. Muli tayo ay dalapo sa banal na gawain ng Diyos, bagamat patuloy pa rin yung ating patuloy pa rin ang ECQ wherein hindi po tayo makakapagsama-sama, iwahiwalay tayo sa kanya-kanyang tahanan, kanya-kanyang lugar, ganun pa man ay pinag-iisa tayo ng Espiritu ni Kristo. At dahil doon, bagamat tayo ay iwahiwalay sa pagsamba, iisa naman yung ating Espiritu at puso at layunin sa ganitong gawain. Yun ay papurihan at pasalamatan, nakilain ng ating Diyos na buhay. So, sama-sama po tayong magpuri sa Diyos at simulan po natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sinanyahan ko bawat isa na buksan ang kanilang mga aklat or ang kanilang mga Biblia sa awit ng papuri ni David. Chapter 144, verses 1 to 3. Sabi ko, ito ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. So, no matter what happened, hindi ko tayo titigil na magpasalamat sa Diyos. Aking pupurihin pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Verse 3, dakila ka Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay panandaliang manalangin. Dakilang Diyos na buhay, tunay nga na karapat-dapat na ikaw ay purihin, sambahin, dakilain. Sapagkat ang biyaya mo, ang awa mo, Panginoon, sa amin ay sapat. Nararanasan namin ang iyong pag-ibig, ang pagyong pag-iingat at pagmamahal, Panginoon, sa aming buhay araw-araw. Nandiyan ka, buhay at kumikilos, Panginoon. Salamat o Diyos sa lahat ng iyong pagpapala. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong pag-iingat. At sa umagang ito, itinataas namin ang aming gawain. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mataas. Ipagpalain mo ang aking mga kapatiran sa pangalan ni Jesus. Amen. So, one month din po ako, meron na po akong assistant yung aking bunsong anak si Andy kasi po yung asawa ko ay may trabaho kagabi. So, parang mga 7 na or 8 na nakatulog. So, hindi ko talaga ako masasamahan sa panambahan. Ganyan pa, nandiyan naman yung anak ko, yung anak siya, yung kakamera. Siya yung nag-a-adjust. Magpupuri tayo sa Diyos. Hindi ko ako kakanta, hindi kay anak ko. Kasabay tayo lang sa karaoke. So, nakapakilakas na lang. So, pagpuri tayo sa Diyos. Volume na. Todo. 50. Bitin ho natin kay buti-buti mo. 70. Nakasama na mo. 70. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikaw'y laging tapat. Sa lahat ng oras.
po, Panginoon, na napakabuti mo, Diyos. Napakadakila mo, Panginoon. Lord, sa pagkakataon o sa panahon nito, Lord, tunay nga, Panginoon, na napakahirap ng aming buhay. Napakahirap ng aming sitwasyon, Panginoon. Hindi namin alam kung kailan matatapos itong pandemic. Hindi namin alam kung may trabaho pa kaming babalikan. Hindi namin alam kung ang aming mga negosyo ay ayos pa. Hindi ho namin alam, Panginoon, kung paano kami makakapain. Higit sa lahat, Panginoon, hindi ho namin alam kung ano mangyayari sa amin sa kinabukasan. Pero sa kabutihan at sa habag mo, Panginoon, nananampalataya kami, Ama, na may gagawin ka, O Diyos. Marami na, Panginoon, sa aming mga kapatiran, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kababayan na nagkakasakit, may mga namamatay, may nababawian ang buhay. Lord, kahabagan mo nga po kami, Panginoon, bilang iyong mga anak. Tumatawag kami, Panginoon, sa iyong pangalan. Lord, help us. Lord, yung pananampalataya namin, Panginoon, minsan nalalamig. Lord, huwag mo pong hayaan, Panginoon, na ang pananampalataya namin ay talagang mag-doubt. Magkosalisin mo, O Diyos, ang gawa na kaaway. At patatagin mo, O Diyos, ang aming pananampalataya. Lord, hindi ho namin kaya. Tinusubo namin, O Diyos, aming buhay, aming lakas, kung anong meron kami, O Diyos, inusubo rin kami ito sa iyo. Lord, kahabagan mo kami. Kaawaan mo kami, Panginoon, ang ibig, Lord, yung mga tao na kung saan dumaranas ng mga pagsubok sa pagkakataon na ito. Mga kapatidan namin na kung saan napakalaking dagok sa buhay. Lord, hawakan mo silang mabuti, Panginoon. Lagi mong ipaalala, Panginoon, sa kanila kung gaano kakatapat sa iyong mga pangako. According to your word, you will never leave us, nor forsake us, in Jesus' name. And we claim that promise, Lord. Panghahawakan namin. Tumagal man ang pandemic na ito, panghahawakan namin, O Diyos, ang iyong pangako sapagkat tapat ka sa iyong pangako. At hindi namin bibitawan iyon, O Diyos. Panginoon, makapaumbaba mo kami, Panginoon, at kapag mataas, Lord, ibaba mo nga po, Panginoon, kami. Kung kami, Diyos, ay naging hambog, naging palalo sa iyong harapan. Panginoon, patawarin mo nga po kami, Diyos, sa tubuan, magpakumbaba. Higit sa lahat, Panginoon, tubuan mo ang bawat isang Panginoon na kumapit at manangan sa iyo, Diyos. Manampalataya sa pangalan mo, Jesus. Tunay nga po, O Diyos, na sa pagkakataon na ito, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ikaw lamang ang aming buhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang kaligtasan. Napakaraming pagsubok, Panginoon. Sometimes we tend to give up. We tend not to pray. But thank you, Lord, for always reminding us from time to time that you are God, faithful and just. Lord, sa pagkakataon na ito, itinataas ko, Panginoon, sa iyo ang aming mga kapatiran na higit sa lahat dumaranas ng kabigatan sa kanilang pamilya. Naniniwala ako, Diyos, na may magagawa ka. Naniniwala ako, Diyos, na may gagalingan sa iyo. Na pangalan ni Jesus, kakapit, mananampalataya kami, Panginoon, sa iyo. Na mga kapatid namin, na mga kababayan namin,
ay makakahahon sa problema na ito, O Diyos. Salamat, Ama, sa katawan. Tumihin ka, O Diyos. Samahin ka. Salamat, Panginoon, sapagkat yung aming bigat sa aming puso, yung bigat na aming nararamdaman, na pinalitan mo, Diyos, ng kaligayahan. Pinalitan mo, Panginoon, ang assurance, O Diyos. Salamat, Ama, sa kaligayahan. Salamat, Ama, sa pagsama mo, Diyos, sa umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Muli po, mga kapatid, magandang umaga. Shout out po sa lahat ng SEF family sa Biluna Pastor. Sa bawat pamilya po, salamat. Pagpasensya nyo na po, medyo one-man show lang ako ngayon sa harap nyo. Dahil sa yung asawa ko nagtrabaho pa kasi kagabi. So, halos ka late na siya, like 1 hour lang nagtulog. So, pero nagising na ho. Pero ngayon ako lang ho talaga. Napakabuti po talaga ng Diyos. Tunay nga po na yung kabutihan ng Diyos ay hindi nagmamaliw at hindi natin matatawaran. Pasensya no, medyo mabigat po talaga sa amin, sa aming pamilya. Siguro hindi naman po lingid po sa inyo, mabigat po sa aming pamilya ngayon yung pinagdadaanan namin. Pero ganun pa man, hindi ito dapat maging hadlang upang hindi tayo makapagpupuri, puri magpasalamat sa Diyos. And gusto kong i-take yung opportunity na to para in spite of yung nangyayari sa ating buhay, ay gusto ko pa rin ihayag yung kadakilaan ng Diyos. At sa pagkakataon nito, ay dadako po tayo sa
sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tama po, nasa tamang channel po kayo. Si Brother Dandy pa rin po ito. Medyo nag-iba lang yung looks. Sabi nga ni Pastor Arnel, mukha kong action star. So, ito po talaga ang gupit ng ECQ. No? Ito yung home quarantine. Ito yung stay at home na gupit, yung walang labasan. Gusto ko lang i-divert yung aking emosyon. Ayan. So, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Sinanyang ko po ang ating pong teksto sa Ikalawang Korinto. Balatang 7 hanggang 10 ang ating pong paksa, tinik sa laman. Okay? At yung ating tema ay tinik sa lalamunan. So, pag-uusapan po natin yan sa umagang ito. Sabay-sabay po nating basahin. Kung wala po kayong Bible, meron po akong hinanda rito. So, hope makatulong para mas maunawaan natin higit at makita natin na ating pinag-aaralan ay base sa Biblia. So, Ikalawang Korinto, talatang or kabanatang 12, kabanatang 7, sabi dito, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis. Si Apostol Pablo po ang nagsasabi nito. Binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Sa verse 8 po, patuloy ni Pablo, tatlong ulit na akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Sa ibang translation ho doon ay alisin na, no? Nananalangin siya na ito ay alisin na sa kanya, yung tinik sa laman. Verse 9, subalit sinabi sa akin, sabi ho ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat na sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan mo. Pagkahinaan. Ako'y, sabi ni Pablo, ako'y lalong magmamalaki ng may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Last verse. Kaya, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglalait, kahirapan, panguusig, at mga sakuna sapagkat kapag ako'y mahina, ako'y ngay malakas. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Minsan pa tayo manalangin. Salamat Panginoon sa pagkakataon nito, bagamat maikli ang aming oras at panahon. Salamat at still mayroon kaming kalayaan at kalayaan na mag-aral ng iyong salita. Pagpalain mo Panginoon ang bawat isa. Ikaw nawa o Diyos ang magturo sa amin kasama ng iyong banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen. Medyo tingnan nyo na po ito talaga yung mukha ko. Yan, lagi akong binukutyan ng aking asawa kasi for 40 years of my life, this is the first time na nagpa-skinhead ako. So, kahit nung high school talaga nga yun, kahit nung bata ako. But anyhow, ganun talaga yata pag tumatanda ka na hindi ka nagiging conscious. Ulihin ng Diyos. Usong-uso ho ngayon sa FB yung laro, siguro sa bagot ng mga tao, nakaimbento sila or nakagawa sila ng isang bagay na kung saan ay masasabing libangan. Yung asawa ko, madalas nakikita ko napapanood yung may isang tao na may papahulaan siya. Halimbawa, sa isang karton, no? Hulaan niyo kung ano laman nito, tapos may magko-comment, tapos at the end, merong reward, di ba? Para ganun. So, pag nahulaan, either ipapadala through GCash or loan, yung mga tipo ganun. So, nakakalibang siya. At gusto kong gayahin to sa umagang ito, sa panandalian na tayo ay maglaro, at gusto ko mag-comment down below kayo kung ano yung sa tingin niyo na pwede. At yung premium niyo ay panalangin. Anyhow, yan. Ano yung isang bagay na maliit, okay, na maliit na ayaw natin o ayaw mo sa katawan mo? Ulit, ito yung laro natin ha.
So, mag-comment down below kayo kung ano yung bagay na maliit na ayaw mo sa katawan mo. Isang magandang halimbawa ay siguro yung saludsod. Alam niyo po yung saludsod or saludsod, yung kahoy na maliit na pag naganong ka, masakit yun. Siguro initially hindi, pero eventually pag tumagal siya, like 2 days, nagnanana siya. So, ang sakit na niya. No? Yun yung mga maliliit na bagay. Ano pa? Hindi, ikaw may idea ka. Maliit na bagay na ayaw mo sa katawan. Ha? Ano na? Pustiso. Malaki yun eh. Ano pa? Ingrown. Diba? Tutuli. Yan, matutuli. Yung ingrown, yung tipong... Tigyawat daw. Ayaw mo. Sabi ni Aldrin, kulugo. Kulugo. Bagay. O sige, parang pwede na rin yun, mga maliliit yan. Yung mga ingrown, yung mga... Tigyawat. Kulugo, tigyawat, diba? Parang ayaw mo kasi nakukonsyos. Ang sakit, lalo na pag sa ilong. Yan ang pinakamasakit na peklat. Tigyawat. Yan, tama tinik nga. Ng cactus. O, Wala, bira naman yung cactus, Ate Eden. O kaya yung maliit, puwing. Diba? Ang sakit puwing. Ng puwing. Yung puwing, hindi mo pag napuwing ka, talagang gusto mong alisin kasi parang sira na yung pag yung buong mong katawang pagka napuwing ka. Ano pa? Yung may na-mention si Eden, tinik ng cactus. No? Bihira lang, pero let's, yung word na talagang close. Mukhang may nanalo na. Mukhang may nanalo close na. Close na hinanap ko is yung word na tinik. No? Yung itong tinik na to. Umabol pa si Aldrin Almoranas doon. Almoranas. Marami daw siyang cactus. Yung matinik na yan, pag natinik, yung tinik talaga, eh talagang nagbibigay ng pinsala sa katawan. Parang sa panahon natin, ang masasabing tinik na nagbibigay ng pinsala ay, of course, given is yung pandemic, which is yung COVID-19. To ay parang tinik na kung saan parang gusto na nating maalis. No? Parang halos lahat tayo umiinda na kahit anong katayuan mo sa buhay, iindahin talaga itong tinik na ito, which is the COVID-19 of the pandemic, na halos lahat, mapamahirap, mapamayaman, middle class, ABC, talagang umaaray. Gusto lahat ito ay maalis. At makikita po natin sa talatang ito, si Apostol Pablo po ay gusto ring maalis yung tinik, thorn in the flesh, sabi nga sa translation in the English, yung tinik sa laman. Gusto niyang maalis, pero makikita niyo pa, even doon sa verse, makikita na even kahit siya, eh talagang puspusan. Sabi niya nga doon, 3 beses na akong nananalangin, Lord, alisin mo na to. Di ba? Na, pero ang tanong, bakit kaya hindi inalis ng Diyos ang tinik sa katawan ni Pablo? At ano ba talaga yung ating tinik na pinag-uusapan? Ano ang mga posibleng dahilan? Ginamit ko po yung posibleng dahilan kasi hindi ko naman masasabing ito talaga yung dahilan kung bakit inalis talaga o hindi inalis ng Diyos yung tinik sa katawan ni Pablo. Hindi ko naman pwedeng sabihin yun kasi again, iba yung sabi nga sa Bible, his thought is different from our thoughts, di ba? So, and our ways is different from his ways. So, magkaiba. Kaya nga ito posibleng dahilan, maaari itong naging dahilan kung bakit hindi ito inalis ng Diyos yung tinik sa laman kay Pablo. May nakita po ako ditong 4 doon sa base doon sa ating binasa. Unang tinik kung bakit ito hindi inaalis ng Diyos at maging sa ating mga Kristiyano, siguro may kanya-kanya tayong tinik sa buhay. Ang tinik na pinag-uusapan ko ay siguro problema, suliranin. So, I'm talking about a general aspect. Unang-una, upang hindi tayo maging mayabang. Kaya po hindi inaalis ng Diyos yung mga tinik sa buhay natin upang hindi ho tayo maging mayabang. Sabi ko dito, lalo na dahil sa kalabisan ng pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang sa labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang huwag akong or huwag magmalaki ng labis. Nakita ng Diyos na si Pablo may tendency maging conceited palalo, no? Ginagamit, nakita ng Diyos na
oh, ginagamit kong maitilitong taong to ah, na talagang nagpapahayag siya, talagang maraming sumusunod sa kanya, talagang kahit saan siya magpunta, nakita niya kung paano nagpahayag ang Diyos sa kanya. At sa tendency, maaari siyang masasabing maging palalo. Marami sa mga Bible scholar ay tinatanong yung question nito, ano ba talaga itong tinik sa laman? Marahil tayo rin ay nagtatanong, ano ba yung tinatawag na tinik sa laman? No? Bakit binigyan ng Diyos na tinik sa laman si Pablo? Bakit kaya? Ano kayang meron? Ito po, ang nakita ko po dito, bakit binigyan si Pablo ng isang ng tinik sa laman upang hindi siya maging palalo? Kasi nakita ng Diyos na ginagamit siya mightily. Ang tendency kasi kapag, listen to me, here's the tendency. I've been Christians for how many years, and I've been witnessing people from different churches, from different places, my friends. Nakita ko nung nagsisimula pa lang sila sa Panginoon at nung ginamit na sila mightily, nakita ko yung transformation ng character. Na sometimes nung una ay parang ang lahat ng glory sa Diyos, pero eventually pag alam mo yon, parang uy, galing nga, nakapag-concert ako ah. Uy, galing nga, nakapag-evangelize ako. Yung self, nagiging self-glory na, nagiging self-titled, na parang si David, di ba? Nung si David ay naging hari, di ba? Nagkaroon siya ng masasabing maraming sundalo, maraming chariots, maraming kabayo. Sabi niya sa kanyang general, mag-inventory ka nga ng aking pagpanlaban, yung aking sundalo, yung mga chariots ko, yung mga kabayo, mag-inventory ka. At tingnan natin kung sino pang lalaban sa atin. Talagang napakarami, sabi niya sa kanyang general. Pero sabi sa kanya ng kanyang general, hindi ko dapat ganun. Diba? At ang nangyari, nagalit ang Diyos sa kanya. Kasi masyado siyang naging nanangan sa kanyang kakayahan. Sa kung anong material meron siya. Na kaya niyang lupigin ang lahat base kung anong meron siya. Diba? Parang ito yung nagiging nangyari. Kaya ganito ang tendency na nakita ng Diyos. Kaya nga, ang tinik sa laman, makikita po ninyo, kung babasahin nyo sa ibang translation, ang tinik sa laman, hindi ito binigay ni Satanas. Ito ang Diyos mismo ang nagbigay ng tinik kay Pablo, na ginamit ni Satanas. No? Sapagkat nakita ng Diyos na si Pablo nakita niya eh, ang tindi ng Lord eh, kasi nakita niya parang tendency niya yung mayabang, at pag nagiging mayabang tayo, nagiging self-glory, nalilig tayo sa kasalanan. At again, ang tinik sa laman, ibinigay ko ng Diyos yun kay Pablo, hindi para, okay, para hindi siya magkasala. Sana po, ikita po natin, kasi nakita nyo na may tendency na magkasala siya eh. So, binigyan siya ng, ang sabi sa ibang translation dyan, tinik transforms us, parang, ano bang, kapansanan. Kapansanan sa katawan. Diba? Binigyan siya ng kapansanan. At ganun din po, tayo po ay may tendency na sa pagpapagamit natin sa Lord, may tendency po na tayo ay maging mayabang. No? Na may ipon tayo na no matter maging 1 year lockdown, walang problema, may ipon ako, malakas ako, batang-bata ako, maganda yung pangangatawan ko, walang problema. Yung tinik na yan, yung ECQ na yan, yung COVID na yan, kasi pensyonado ko ng mga anak ko, marahil, or iba sa atin, pensyonado na kanilang mga magulang. Or marahil ay masyado na tayong nagiging or nagre-rely doon sa ating galing at talino. Natatandaan po natin, ayaw ko ng Diyos yung kanyang anak ay maging palalo. Lagi po natin tatandaan niya. Kaya ako nakita ko dito na kaya binigyan ng Diyos ng tinik sa laman si Pablo upang huwag maging palalo. Upang hindi magkasala. Sabi nga sa Lord's Prayer, lead us not to the temptation, but deliver us from evil. So, ito yung binigay ng Diyos para hindi siya magkasala. Kaya kita mo naman nagpapakumbaba, mapagkumbaba si
Apostol Pablo. Tandaan po natin mga kapatid, minsan ang mga tinikho sa ating buhay, ito ay, again, ito ay pagpapaalala na hindi natin hawak ang ating buhay. Kaya nga ho, nagkakaroon talaga tayo ng tinik upang minsan tumingin, uy, natinik ako, Lord, tulong. Ito ay pagpapaalala ng ating Diyos. Pangalawang bagay po kung bakit hindi inanis ng Diyos ang tinik sa, or binilagyan ng tinik sa laman si Pablo, ay upang mamalagi tayong manalangin. Bakit tayo dumaranas ng ganitong sitwasyon na problema? Base doon sa verse 8, tatlong ulit na akong nanalangin, Panginoon, tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Sa ibang translation na sabi ko kanina, ialis na. Pakikita po natin dito mga kapatid, dahil sa tinik na iyon sa laman kay Pablo, natuto siyang nanalangin. Sabi niya nga dito, nanalangin ako sa Panginoon tatlong beses na. Alam niyo po, yung salitang tatlong beses, hindi ito yung sinasabing nanalangin ako sa umaga, nanalangin ako sa tanghali, nanalangin ako sa gabi. Hindi po. If we're going to study the word, if we're going to expound this verse, ang pananalangin ho ni Pablo, yung sinabi niyang tatlong ulit, ay ito yung season, no? Parang dekada or taon. Ito yung mahabang nanalangin. Nanalangin siya nung una, Lord, alisin mo ni tinik sa laman, hindi pa rin. Mahabang panahon, lumipas na, tuloy-tuloy lang siya nananalangin. Sabi ng habang kumikilos, habang kumagawa, habang naglilingkod, hindi man tinugon ng Lord na alisin, tuloy-tuloy pa rin siya. Napakahaba ho ng tinik sa laman kay Apostol Pablo na hindi ho inalis ng Panginoon. Kaya nga ho siya mismo sinabi, Lord, matagal na ako nananalangin sa'yo. Ano to, forever na? Totoo nga naman na kapag tayo ay nagkaroon ng tinik o masasabi problema, talagang mananalangin ka. Amin ba doon? Kami man ako, we've been using group chat, we've been using social media for the longest time. Pero nung nagkaroon kami ng isang pagsubok sa aming pamilya, nakabuo kami ng GC for GC group na nananalangin lang every night. Ito ay paalala sa atin na ang mga tinik, ang mga sakit, ang mga problema, emosyon man yan, iniwan ka man ng boyfriend mo, nawalan ka man naman trabaho, wala ka mang makain, ito ay paalala ng Diyos na tayo ay manalangin. Tingnan po natin ang tinik or ang kapansanan na sinasabi dito. Hindi ito para lumayo sa Panginoon, pagkos ibinigay ito sa atin para tayo lumapit sa Diyos, manalangin sa Diyos. Lumapit sa pananalangin. Ganun po ang nangyari kay Apostol. Dahil sa tinig ay talagang nananalangin siyang matagal na panalangin. Lagi siyang nananalangin, Lord, alisin po itong tinig na ito. Again, hindi ito binigay ng Diyos para tayo magkasala. Hindi ito binigay ng Diyos para isang parusa o bad Christian ka. Ito yung parusa mo. No. Ito po ay panawagan. Imbitasyon ng Panginoon. Lumapit ka sa akin, anak. Natinig ka, panawagan, paalala ng Diyos sa atin. Lumapit tayo sa Diyos ng panalangin. Pangatlo po kung bakit hindi inalis ng Diyos ang tinik o bakit may nilagyan ng tinik sa laman sa Pablo, upang makita natin na sapat ang biyaya ng Diyos. Verse 9 po, sabi ho dito, subalit sinabi niya sa akin, no? Yung sinabi ni Apostol Pablo, Lord, alisin mo na itong tinik sa laman. Ang sakit-sakit na, nahihirapan na ako. Matagal ko nang pinapanalangin sa iyo ito. Anong sinagot ng Panginoon sa kanya? Ito ho, malinaw, highlighted po. Sabi doon, ang aking biyaya ay sapat na sa inyo.
sapagkat sa ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. So makikita po natin na yung ating kinukomplain na tinik, na parang alam na na hindi natin kaya, eh may assurance, may pangako ang Panginoon. Ang sarap ng pangakong ito. Yan ako nung pinag-aaralan ko itong salita, talagang sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kasi yung biyaya mo, Panginoon, sa amin ay sapat. Sabi nga sa kanta, ang biyaya niya ay sapat, higit pa. Sabi nga doon sa kanta. Alam niyo po, mga kapatid, testimony na rin. 2 months na yata yung ECQ, magto 2 months or more than 2 months. Since March po, wala na po kami trabaho mag-asawa. Huling salary namin way back like February, matapos at pa. And, you know, yung biyaya ng Panginoon ay talagang sapat. There was a time na halos wala na kaming makain, biglang may kakatok, may relief. And I can still remember, no, nung recently lang, yung parang halos hindi na namin alam kung paano kami makakasurvive kasi ubos na yung relief. Wala na gaano. The day before, namigay ng SAP. So, ano? SAP, Social Amelioration Program. Which, ang akala ko namin, hindi kami kasama. Hindi dahil sa may kaya, wala ho kami talagang kaya. Pero, sabi ko nung iba, yung mga sa amin, marami ho kasi kaming kapitbahay na. Mga DSWD. So, ano, parang in behalf of DSWD. Sila yung nagpo-proxy. Hindi daw kami kasama. So, tanggap na namin. Pero sa biyaya ng Panginoon, I was really shocked and surprised. My name was there. And I'm expecting nga, parang mga 2,000 lang. 4,000 lang. Lord, salamat. Pero when I was there, I received a total of 8,000. Yan ho ang biyaya ng Panginoon. Sapat. Amin ho ba doon, mga kapatid? Marahil you have your own testimony kung gaano biyaya ng Diyos sa buhay mo, kung gaano ang biyaya ng Diyos sapat sa panahon na meron kang panahon na meron kang tinik sa laman, sa panahon na ikaw ay may kapansanan, sa panahon na ikaw ay may sakit, sa panahon na ikaw ay may karamdaman, sa panahon na ikaw ay walang-wala na. Naniniwala ko that God is dealing with you personally and you have your own testimony. Ikaw na makakapagsabi sa sarili mo kung gaano katapat ang Diyos. At dahil sa kahinaang yun, layong nakahayag. Dahil sa kahinaan, lalong nakahayag. Nakita ni Pablo na hindi ko pala talaga kaya kung wala yung biyaya ng Panginoon. Kasi meron akong kapansanan. Meron akong tinik sa laman. But I was able to overcome this. I was able to do this. I was able to go there. I was able to baptize. I was able to evangelize. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Paalala, our accomplishment is nothing. Sabi nga sa Bible, apart from Him, we can't do nothing. Wala po tayong magagawa, mga kapatid. Yang yaman mo, yang talento mo, yung talino mo, yang galing mo, wala po yan. Reason why you have those things in life, what you have right now, dahil yan sa biyaya ng Diyos. Uulitin ko at hindi ako magsasawa, papaalala sa iyo, biyaya yan ng Panginoon. At dahil sa biyayang yan, nahahayag ang kabutihan ng ating Panginoon ng Diyos. Ang kapangyarihan niya. Panguli po, mga kapatid, masyado nagiging emotional ako sa aking sermon. Pang-apat at pinakapanghuli, upang magbago tayo ayon sa wangis ni Kristo. Ito lagi ko itong pinipreach. This is the very purpose why we are, no, kung bakit tayo dumaranas ng ganitong mga tinik sa ating mga buhay. Mga problema, sapagkat binabago ng Diyos
ang ating pagkatao. Katulad ho ni Pablo, noong una, di ba, nagko-complain siya. Sabi niya, Lord, alisin mo na tong tinik sa laman. Kasi sugulan to, ginagamit to ng kaaway upang hindi ko magawa yung magampanan yung gusto mong gawin sa akin. Sana mas effective ako kung wala tong kapansanan na ito. Pero tingnan niyo yung character niya dito. Nagkaroon ng pagbabago. Sabi niya, kaya alang-alang kay Kristo. Tingnan niyo ha. Tingnan niyo, nabago na. Tingnan niyo yung kanyang character, yung kanyang pananaw. Sabi niya, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan. Doon sa una, sinabi niya, Lord, alisin mo na itong tinik sa laman. Pero ngayon, sa verse 10, sabi niya, ako'y nasisiyahan. Nakita niya, naunawaan niya. Binago ng Diyos ang kanyang pagtingin. Ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, sa mga paglait, sa mga kahirapan, sa pag-usig, sa mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako ngay malakas. Nakita, kita nyo kung paano binago ng Diyos? Dahil sa tinik sa laman, binago yung karakter ni Apostol Pablo. Kaya nga gustong-gusto ko tong karakter ni Apostol Pablo eh. Not because of his accomplishment, but because of his character. Mapagkumbaba, matapat, at talagang masasabing dapat i-imitate. Sabi niya nga, imitate me. Sabi ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Yun naman po yung purpose kung bakit po tayo dumaranas ng mga pagsubok. Binabago ng Diyos ang ating karakter. No, natatanda niyo sa ulit sa last preaching ko na this, you know, pandemic will teach us something. Eventually, you will learn. Ay kita natin kung anong tinuro. Magpahalaga, patigit sa lahat upang mabago yung ating karakter, yung ating pananaw. Sa halip na ikaw ay mag-complain, na matuto ka magpapasalamat. Lord, salamat. Nagkasakit ako kasi kung hindi ako nagkasakit, baka after COVID, sabihin ko, kasi dami kong alcohol sa bahay. Kasi malakas ako. Kasi nag-lockdown ako. Hindi ka ako lumabas. Kaya hindi ako nahawa. Pero ngayon na no-prone sa lahat, ay talagang masasabi ka, magpapasalamat ka pa sa Panginoon. Diba? Yung mga ganong pagsuko. Now, as I mentioned a while ago, panghuli na po, doon sa Biblia, makikita natin, kahit anong translation na nabasahin na mapa-English, kung ano man translation mo yung, hindi ho naka-pinpoint kung ano ba talaga yung turn in my flesh or in the flesh, turn in the flesh yung sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi ho, ano ba talaga yung turn? Actual na tinik ba yun na sa loob ng laman? Ano ba talaga yun pagsubok? Maraming, you know, pag-aaral na ito ay maaring kahinaan ni Pablo, no? Ito ba yung bulag ba siya na parang nalalabo yung kanyang mata na si Lord, alisin mo na itong yung malabo kong paningin. Alisin mo na. Para mas makahayo ako. No? Eh, ito ba yung tinik na sinatabing mahina, mahinang hina siya physically? Kasi di ba, lakbay siya ng lakbay, punta siya dito, punta doon. Preach dito, preach dito. Or even yung kahinaan ng karnal. Mapapansin niyo po si Apostol Pablo, isa sa mga sumulat ng patungkol sa pag-ibig. Pero siya ho ay parang walang asawa. So maaring ito ang kahinaan niya. Sabi niya, Lord, ginagamit mo ako maitibig, pero parang pag nakakita ako ng babae, parang silang tinik sa aking laman. Maari. Hindi ho natin. At maaring yung mga tinik sa atin, yung persecuted, left and right. Ang problema natin ngayon, ito ay talagang tinik. Sa kaya nga naman, hindi ito talagang in-specified. Kaya ngayon, talagang applicable na siya sa lahat. Kasi nga naman, kung sinabi doon na, Lord, alisin mo na yung aking pagkabulag, eh, pag binasa mo yung context na to, talagang this context is just specified for blind person or a person who has a leprosy, ketong. Pero hindi naka-specified siya. Ibig sabihin, generally, yung tinik sa laman, we can use this verse. Why God put turn
in the flesh. Again, uulitin ko yung tinik, maaring ito ay sakit, maaring cancer, problema, maaring emosyon, love life, maaring pag-aaral, trabaho. Again, hindi ito para mapalayo sa Diyos. Unang-una, para tayo ay magpakumbaba. Kung wala, kung hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Pangalawa, upang makita natin na ang biyaya ng ating Panginoong Hesus ay sapat, pangatlo, upang tayo ay manalangin, at higit sa lahat, sa pang-apat, upang sa ating mga tinik sa laman, tayo ay makapagpasalamat sa Diyos. Last, gustong-gusto ko tong quote na to, si C.S. Lewis, isa sa mga author ng Narnia. So, kung napanood niyo yun, ganda yun. I recommend that movie. Christian movie yun. Sa mga favorite author ko, sabi niya dito, God whisper to us in our pleasure. Speak in our conscience, but shout in our pain. To say, God, remind us. Pinapaalalahanan tayo. Pulihin ng Diyos sa umagang ito at muli mga kapatid, patuloy tayong magpalakasan. Panalangin natin yung bawat isa. Magkaisa ho tayo. Ito ho yung pagkakataon na kailangan namin ang panalangin ninyo. And kailangan ng bawat isa panalangin. So, during your family prayer, your prayer time ninyo, please do remember us in prayer. Remember those people in prayer, yung kapatid natin, yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin, even frontliners. Ipanalangin po natin. At lagi nating alalahanin yung mga maihina sa panahon na ito. This is the best time po pala palaguin natin ang ating pananampalataya, palaguin natin ang ating simbahan, sa pamamagitan ng pananalangin. Purihin ho ang Diyos at panghuli ay yun po, SFP Luna. God bless us all. Tayo po ay kailangin. Diyos na buhay, salamat Panginoon sa umagang ito. Bagamat limitado ang aming oras, limitado ang aming mga bagay na gagawa, hindi ka naman namin malilimitahan ng Diyos sapagkat yung kabutihan mo ay limitless in our life. Salamat Panginoon sa pag-aaral sa buhay ni Pablo na nagsilbing ehemplo para sa amin upang maunawaan namin higit lahat ng mga tinik sa laman sa aming mga buhay. Nabagkos sa halip na umangal, makita namin ito, Diyos, na ito ay binibigay mo upang maiwas kami sa kasalanan. Maisalba kami. Huwag kaming maging palalo, Panginoon, upang kami ay patuloy na lumapit at manangan sa iyo. Manangan sa biyaya sa mga harapan. Lord, salamat Ama sapagkat once again you reminded us how faithful you are. And as we continue to serve you, we ask in prayer, kami po Diyos ay iyong tulungan. Kami po Diyos ay iyong kahabagan. At Lord, wala ho kaming ibang pangahawakan. Wala ho kaming ibang sasandalan, kundi lamang ikaw, Jesus. Lord, hindi ko namin alam matatapos. Hindi namin alam kung kailan matatapos yung problema na ito, yung tinik na ito. Hindi namin alam kung kailan matatapos. Pero alam namin na Diyos na may magagawa ka. Turuan mo kami, Diyos, na magiging matiyagang manananalangin habang naghihintay na kasabutan sa amin. Manalangin. Ulihin ka, Diyos, sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayun po, dito po nagtatapos ang ating gawain sa umagang ito. Pasensya na po kayo, one man team lang talaga. But yun pa man, yun, nandyan na po yung sawa ko, gising na. At shoutout po ulit sa lahat. At kung gusto niyo pong magpagupit, hindi, bilang lang po. So, pulihin po ang Diyos at pagpalain po ang bawat isa.